Magandang araw po. Magbabahagi lang po ako ng isang kwento na naranasan ko na siguradong hindi ko na po malilimutan hanggang sa huling hininga ko. Nangyari po ito noong high school pa lang ako. Kung tama ang pagkakaalala ko, second year po ako noon. By the way, ako po pala si Barry. Simulan po natin ang kwento noong pagpatak po ng second grading namin noon. September 1. Bigla po kasing hindi na pumasok yung advisor namin. Ang sabi ng principal namin, nagka-emergency raw ito, kaya hindi na po siya nakapasok. Bukod po doon, wala na po kami nakuhang ibang detalye. Agad-agad naman pong nakahanap ng papalit bilang advisor namin. Agad din po nagpakilala sa amin si Ma'am Angel. Kami ng mga kaklasiko, napamura talaga. Kasi si Ma'am Angel, para pong hulog ng langit. Bagay na bagay sa kanya ang pangalan niya. Napakaganda kasi. Hindi nga siya bagay sa pagiging teacher. Bagay po siyang model. Alam niyo naman po noong mga kapanahon na aming mga 90s. Kapag may magandang bebot, mamanyakin na kaagad yan. Mas mapupusok kasi yung mga kabataan noon kumpara ngayon. Para po sa akin ha, opinion ko yan. Anyways, balik po tayo sa kwento. Naging advisor nga po namin si Ma'am Angel. Tuwang-tuwa nga kami ng mga boys kasi napaka hands-on niya po sa amin. Napakabait din niya kaya talagang ginaganahan kami sa pag-aaral noon. Lalo na kami mga lalaki. Madali po namin nakasundo si Ma'am Angel. Kahit yung mga babae namin kaklase nakasundo rin si Ma'am. Walang-wala po yung dati naming frof. Masungit na. At halos pabayaan pa kami kahit magbagsakan kami. Samantalang si Ma'am Angel, alagang-alaga kami. Habang tumatagal po, talagang lumalapit po ang loob namin sa kanya. Kaso, medyo may napansin akong kakaiba kay Ma'am. Siya po kasi yung una naming subject. So every morning, nagdarasal po kami. Pero, kakaiba po. Hindi po normal na dasal ang ginagawa namin. Ganito po kasi, ewan ko kung heto yung eksakto mga words basta, ito po yung mga natatandaan ko. Panginoon, maraming salamat sa dugong patuloy na dumadaloy sa amin. Utang namin ang dugong ito na nagmula sa iyo. Balang araw, ito yung muli naming ibabalik sa iyo. Naway bigyan mo ng karunungan, kalakasan, at ginhawaan kaming nasa iyong harapan. Kapag kami handa na, kami maglilingkod sa iyo, o Panginoon ko. Sa una po, si Ma'am Angel lang po ang nagdarasal niya na. Pero habang tumatagal, unti-unti na po namin nakakabisado at nakakasabay na rin kami sa kanya. Walang palya po yan. Kada umaga, bago po magsimula, sumasabay kami magdasal sa kanya noon. Panginoon, maraming salamat sa dugong patuloy na dumadaloy sa amin. Utang namin ang dugong ito na nagmula sa iyo. Balang araw, ito'y muli namin ibabalik sa iyo. Naway bigyan mo ng karunungan, kalakasan, at ginhawaan kami nasa iyong harapan. Kapag kami handa na, kami maglilingkod sa iyo, o Panginoon ko. Bukod po doon, araw-araw, may binibigay po sa amin parang candy si Ma'am Angel. Napakasarap nga po nito. Yung lasa po niya, para po siyang white rabbit. Pero iba po yung itsura. Sa totoo lang, kami buong klase po. Araw-araw, hinahanap-hanap yun sa kanya. Ang galing nga, kasi hindi po siya nauubusan noon. Isa pa sa napapansin ko sa kanya, tuwing lunch break po, hindi po siya nakikisama sa mga kapwa niya teachers. Mabait naman po si Mama. Mukhang okay din naman yung pakikitungo niya sa ibang mga teachers. Kaya nakapagtataka kung bakit siya nagsosulong kumain doon sa isang puno ng akasya sa may school namin. October 23. Same year. Noong araw po na yun, sinubukan kong manmanan si Ma'am Angel habang kumakain siya. Sinadya ko talaga magpalit ng lunch noon para lang makita kong may kakaiba bang ginagawa si Ma'am Angel.
at bakit nga umiiwas pa siya sa ibang teacher. Habang kumakain siya doon sa puno ng akasya, wala naman po ako napapansin na kakaiba sa kanya. Ibaon siya, pero kung anong baon niya, hindi ko po alam. Medyo malayo-layo rin eh. Ilang salit pa, muli ko siyang sinilip. Kaso sa pagkakataon na yon, nakatingin po siya kung nasaan ako. Mali eh, ako yung tinitignan niya mismo. Hindi ko po alam kung ano nangyari pero para po ako na-status sa kinatatayuan ko. Ilang metro ang layo namin sa isa't isa, kaya paanong nakita niya ako? Ilang segundo lang po ang lumipas, ngumiti po siya sa akin sabay, kaway na parang pinapalapit niya ako sa kanya. Hindi ko po alam pero kusa pong naglakad yung mga paa ko patungo sa kanya. Nang makalapit ako sa kanya, nakangiti pa rin sa Ma'am Angel sa akin. Ang ganda-ganda niya pero sa mga ngiting yun, parang may kakaiba. Di nagtagal, nakalapit na rin ako sa kanya. Naamoy ko nga yung baon-baon yung pagkain. Ang langsa, hindi ko alam kung ano yun pero parang kakaiba sa mga tipikal na ulam ng mga Pinoy. Bari, okay ka lang ba? Kanina mo pa ako tinitignan na. Natauhan ako sa sinabi ni Ma'am Angel. Ah, ma'am, hindi po. Okay lang po ako. Wala ka sigurong pagkain ano? O heto, humati ka sa akin. Napatingin ako sa pagkain ni Ma'am Angel. Nagtaka ko kasi, naging minudo na ito. Nag-iba na rin bigla yung amoy nito. Mabango na ito at nawala yung malangsa at mabahong amoy. Ay, hindi po ma'am. May pagkain po ako. Sorry po. Sorry po talaga kung tinitignan ko kayo. Hindi nga bari. Huwag ka nang mahiya. O heto, kumain ka na sa tabi ko. Share tayo. Naku ma'am, hindi po. May baon po talaga ako. Promise po. Eh bakit mo ako tinitignan? Sumagot ka. Sa pagkakataon na yun, biglang nawala yung magagandang ngiti ni Ma'am Angel. Bigla ako nakaramdam ng nakakilabot sa kanya. Ma'am, kasi po, nakakaya pong aminin pero crush po kita eh. Agad-agad, yung nakakatakot niyang mukha, bumalik po sa dating maganda, maamo at inosente. Ay sus, bari naman, ikaw naman, hindi mo kasi sinabi ka agad eh. Huwag ka kasi nagmamasid sa akin ng palihim. Pwede mo akong tignan kahit saan basta huwag ka na nagtatago ha. Naku ma'am, sorry po. Kala ko galit kayo sa akin. Pasensya na po talaga ma'am. Sus, wala yun. Para sa mga estudyante ko, kahit ano gagawin ko. Mabuti, nakaisip ako ng palusot. Kahit sandali ko lang nakita yung side na nakakatakot ni Ma'am Angel, parang tumagos talaga yun sa kaloob-looban ko. Nagmadali akong umalis doon. Bukod kasi si nakakatakot, ang awkward din. Dumiretso na lang din ako ng kantin namin para kainin yung baon ko. Pero magmula nung araw na yun, nag-iba na po yung tingin ko kay Ma'am Angel. Pero hanggat maaari, hindi ko po pinapahalata na naghihinala na ako sa kanya. Sumasabay po ako sa pagdarasal, patuloy ako nakikinig ng mga weirdong bagay na sinasabi niya. Sinusubo ko pa rin yung candy na binibigay niya pero niluluwa ko rin kaagad. Hindi ko lang pinapakita sa iba, lalo na sa kanya. At palagi ko pa rin sinasabi na maganda siya, ganito ganyan. Basta kung anong ginagawa ng mga kaklase ko, ginagawa ko rin. December 3, Panginoon maraming salamat sa dugong patuloy na dumadali sa amin. Utang namin ang dugong ito na nagmula sa iyo. Balang araw, ito'y muling babalik sa iyo. Nawa'y bigyan mo ng karunungan, kalakasan at kaginhawaan kami mga nasa harapan mo. Kapag kami handa na, kami maglilingkod sa inyo. O Panginoon ko, Amen. Oh, class, nakapagpaalam ba kayo sa mga parents ninyo? Mamayang gabi na yung camping natin ha. Lahat ba nakapagpapirma ng waiver at nakapagdala ng mga ekstrang gamit?
approve na tayo ni principal. Yes ma'am, opo, ready na po kami. Yes ma'am, oo nga. Yes ma'am, okay na po. Yes ma'am. Okay, very good. Get your books na para makapag-start na tayo ng class. Sa totoo lang, napapaisip ako sa camping na yon. Kasi hindi talaga nag-aalod yung school namin ng mga activities na ganoon. Lalo na overnight. Tapos camping pa, outside school premises. First time lang din nangyari sa school namin na nagkaroon kami ng activity sa gabi. Doon din kasi ako nag-elementary. Pero ni minsan, wala akong napabalitang ganoon. Tapos heto pa po, yung section lang po namin yung kasama sa trip na iyon. Kaya, ang weird diba? Pero kahit na ganun, nagpatimali siya pa rin ako. Sumama ako sa galaw ng mga nakakarami. Uwian. Sinundo kami ng isang bus sa tapat ng school namin. Nagpaalam pa nga sa amin yung mga co-teachers ni Ma'am Angel. Tapos yung principal mismo namin. Kaya napasabi rin talaga ako doon na may permiso nga sila sa camping na yon. Pagtapak na pagtapak ko palang sa bus, nakaramdam na kaagad ako ng kakaiba. Pagkakita ko palang sa bus driver, alam ko nang may mali na. Sa suot palang kasi niya, magdududa ka talaga. Paano ba naman kasi? Nakasuot siya ng pangkamatay na damit. Itim na itim tapos putlang putla pa yung mukha. Kahit na ganun, nagpatuloy pa rin ako. Patay mali siya. Nang makaupo na ako sa upuan ko sa bus, dito, mas lalo na po ako naguluhan. Yung typical na ingin ng mga kaklase ko, bigla pong nawala. Lahat sila tahimik lang. Hindi lang yun. Lahat po sila, hindi gumagalaw sa kinuupuan nila. At ang mga tingin nila, nasa harap lang. Para po silang mga walang malay. Dilat, tapos hindi gumagalaw. Maya-maya po, pumasok na po ng bus si Ma'am Angel. Kinausap siya ng bus driver. Kumpleto na bang lahat? Oo, tara na. Bilisan mo at hinihintay na nila tayo. Malapit na magsimula ang pagbuhay sa Panginoon. Tumingin pa nga sa amin si Ma'am Angel. Wala na yung napakaganda niyang ngiti. Seryoso niya na kaming tinitignan. Habang ako, gumayon na lang sa mga kaklase ko na hindi gumalawat. Parang patay na buhay. Ang mga tanong na tumatakbo sa isipan ko noon, ano bang nangyayari? Saan kami dadali ni Ma'am Angel? At bakit sa mga kaklase ko, ako lang yung nakakagalaw at merong malay? Lumipas po siguro ang mahigit isang oras. Nakarating na rin kami sa destinasyon namin. Isa-isa pong tumayo ang mga kaklase ko. Siyempre, gumaya lang ako sa kanila. Hanggat maaari, ayokong may makahalata sa mga kasama ni Ma'am na may malay nga ako. Kasi doon sa binabaan namin, marami rin palang nakaitim na kasuotan ng nandoon. Siguro po, nasa 20 po sila mahigit. Si Ma'am Angel nga rin noong mga panahon na yon, nakasuot na rin ng itim na damit. Samantala kami naman ang mga kaklasiko, siguro po, nasa 30 plus din. Private school kasi kami, kaya hindi po gaano karami ang bilang. Pinapila po nila kami. Sabay sumunod lang kami sa mga kalalakiang nakaitim. Parang kakahuya na yon. Hindi ko po alam kung nasaan kami ng mga time na yon. Basta mapuno po doon at paakit po yung daan. Malamig din po ang simoy ng hangin. Di po nagtagal, may narating kaming parang simbahan na luma. Kakaiba po yung itsura nito kumpara sa mga normal na simbahan ng Katoliko, iglesia o kung ano pang religion. Basta po, nakakatakot ang pwedeng salitang pwede kong ilarawan sa simbahan na iyon. Pinapasok nila kami sa loob. Sa totoo lang, hirap na hirap na ako magpanggap nun kasi takot na takot ako. Alam ko kako na anumang sandali, may mangyayaring hindi maganda. Nang makapwesto na kaming lahat sa kanya-kanyang upuan, dito, naglakad po si Ma'am Angel sa pinakaharap po, doon sa may altar. At doon po sa likod ni Ma'am Angel, may malaking bagay na tinatakpan ng malaking telang itim.
Ilang saglit pa, nagsalita na po si Ma'am Angel. Mga kapatid, samahan niyo ko ngayong gabi para buhayin ang ating Panginoon. Pagkasabi po ni Ma'am Angel noon, yung dalawang kasama niya sa likod, tinanggal po yung itim na tela at bumungad sa amin ang isang ribulto na nagpanginig sa buo kong katawan. Isang demonyo. Mas dumagdag pa ang takot ko nang sindihan nila ang mata nito at bibig para po siyang nabuhay. Matapos po nito, nagdasal po ang lahat. Ako naman, siyempre sumabay sa kanila. Panginoon, maraming salamat po sa dugong patuloy na dumadaloy sa amin. Utang namin ang dugong ito na nagmula sa iyo. Balang araw, ito'y muling babalik sa iyo. Naway bigyan mo ng karunungan, kalakasan at kaginawaan kami nasa iyong harapan. Kapag kami handa na, kami maglilikod sa iyo, o Panginoon ko. Pagkatapos nun, isa-isa po sinundo yung mga kaklase ko papunta sa altar. Sampo po silang dinala sa altar. Sila kasi yung nasa unang row. Samantala ako naman nasa pangatlo. Hindi ko alam kung anong gagawin sa kanila pero nang makita kong may sampuring kalalakihan na may dalang kutsilyo at timbaan nagpunta sa likuran nila, doon na ako napaigis sa liwal ko. Mabuti nga hindi ako napansin ng ibang nakaitim sa gilid kasi nakatingin sila lahat sa altar. Yung sampung lalaki na yon, tumapat sa sampung kaklase ko rin. Pumesto nga sila sa likod, sabay tutok ng kutsilyo sa leeg at salok ng timba. Kasabay po nun, nagdasal po ulit si Ma'am Angel. Siya lang, ako naman, naiiyak na ako nun. Nang aamba na po yung mga nakaitim para saksakin yung mga kaklasiko, nagulat po ako ng isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa buong simbahan. Tinamaan po yung isang nakaitim sa braso at paglingon ko sa likod, tatlong kalalakihan po ang pumasok ng simbahan. Pulisto! Walang gagalaw! Kaso, nagpulasan po yung mga nakaitim. Yung iba ay ginawang pananggalang yung mga kaklasiko kaya hindi nakapagpaputok muli yung tatlong pulis. Kasabay nun, lahat po ng mga kaklasiko nawalan po ng malay. As in lahat sila, natumba at nakatulog po sa sahig. Ako nga lang yung bukod tanging na iwang nakatayo. Nilapitan ako ng isang pulis. Boy, okay ka lang? Hindi ako nakapagsalita nun. Napatango lang ako. Habang yung dalawang pulis naman, hinabol yung mga nakaitim na nagpulasan sa kagubatan. Sa sobrang takot ko, hindi ko na po alam yung mga nangyari. Natagpuan ko na lang ang sarili kong nasa ospital na ako. Dito, ini-interview ako ng pulis sa lahat na nangyari. Sinabi ko naman po lahat ng nasaksihan ko. Bilip na bilib nga sa akin yung pulis kasi nagawa ko rin yung mga bagay na yun. Napakatatag ko raw. Dumating na nga rin po doon yung principal at mga teachers namin. Pati yung mga parents din namin. Doon namin nalaman na kaya raw pala may pulis na nakasunod sa amin. Kasi ganito po yung nangyari. Si principal pala pati yung mga teachers namin. Bumalik po yung ulirat nila siguro after 30 minutes naming makaalis ng school. Napagtento nila na may kakaibang ginawa sa kanila si Ma'am Angel. Kaya sila napapayag na lumabas nga kami. At dahil nga doon, tumawag sila kaagad ng pulis. At sa tulong ng mga resources nila, nahanap naman po nila kaagad kami. At yung lugar na yon, nasa may Antipolo. Bandang dulo-dulo na raw. Yung school po namin ay nasa bandang QC po. Base po sa investigasyon, parang miyembro po si Ma'am Angel ang isang tinatawag na kulto. Balak doon nilang gamitin yung mga dugo namin para sa ritual nilang pagbubuhay sa Diyos nila. Wala nga po silang nakuhang ibang impormasyon kay Ma'am Angel. Kasi yung mga documents daw niyang ipinasa sa school namin, peke raw lahat. Pero yung pagpepeke raw,
hindi mamahalata kasi original daw po talaga yung pagkakagawa. Sadyang nung tignan lang daw sa records, wala pong nagmamatch ang mga infos niya. Nung hinabol nga rin doon ng mga pulis yung mga kulto doon sa kabundukan at kagubatan ng Antipolo, hindi rin nila natagpuan ang mga ito. Halos lahat daw, parang naglahaw na parang bula. Ultimo patak nga rin ng dugo, hindi sila nakakita kahit alam nilang nakatama sila ng isang kulto. Grabe diba? Ang dami mga bagay na hindi ka panipaniwala. Pero lahat ng yon, nangyari talaga. Dahil po doon, nabatikos po yung school namin. Muntik na talaga matigil yung operasyon ng school. Pero siyempre, dahil malaking tao ang may-ari ng school na yon, natabunan lang po yung mga reklamo sa kanila. Kami nga mga estudyante ng section na yon, ng alahati po, yung iba kasi nag-transfer na sa ibang school. Samantala ako naman, tinapos na lang po yung third grading at nag-migrate na po sa Canada. Ang huli kong balita sa practice po ng paghahanap kay Ma'am Angel na mataan daw ito sa bandang Baguio. Bukod doon, hindi ko na po alam kung ano nangyari sa kanya, kung nahanap ba talaga siya o hindi, kasi 90s pa po itong nangyari. Pero para sa akin, nagpapasalamat pa rin ako kasi nakaligtas po ako sa mangyayaring yon. Pero kahit na ganun, may ituturing pa rin pangungot para sa akin yung nangyari. Nakakatakot kasi kung iisipin, may mga ibang tao pala talagang naniniwala sa ibang Diyos bukod sa mga alam natin. Bukod doon, may iba rin mga tao na may makakayang kumontrol sa ibang mga tao. Hindi lang basta kontrol kasi napakarami namin noon. Pero nagagawa nila kaming pasunurin sa mga gusto nila. Pero sa lahat ng mga tanong ngayon, isa lang po talaga ang gumugulo sa akin hanggang ngayon. E bakit sa dinami-dami ng kaklase ko, bakit bukod tanging ako lang ang hindi nakokontrol ni Ma'am Angel? Anong meron sa akin na wala sila? Sa mga may alam ng sagot sa tanong ko, lubos ko pong ipagpapasalamat kung may magko-comment nito. Yun eh, kung mapili man po itong kwento ko ni Sir Paul. Muli po, ako po si Barry. Salamat po Sir Paul. Sana mapili po ninyo. Hanggang dito na lang po.